Isinasa pinalna ng DepEd at DOH ang guidelines para sa pilot run ng limited face-to-face classes sa mga lugar na maliit ang banta ng COVID. Isa po sa mga pangunahing isyong tinitingnan ang COVID vaccination ng mga sasaling guro at estudyante. Balitang hatid ni Salima Refran. Handa na sana ang Dagat-Dagatan Elementary School sa Navotas para sa pilot run ng face-to-face classes. Pero hindi pa muna magagamit yan ng mga estudyante. Ang pilot run kasi para lamang sa pipiliing 100 public schools at 20 private schools sa mga low-risk area ng COVID. Sinasapinal na ng Department of Education at Department of Health ang guidelines para dito. Nakasaad talaga dito sa guidelines na ito, very in detail yung lahat ng safety protocols, contingency measures, class schedules na mangyayari. Mm-hmm. Mungkahi rin natin sa Department of Health na magkaroon kami ng joint press conference para talagang maliwanagan dahil napakasensitibo nito. Ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines, naghahanda na mga miyembro sakaling mapasama sila sa pilot run. Ang paghahanda namin, we will comply with all the minimum requirements on health protocols. Kasi po ang unang-una naming dapat na ma-assure ay yung mga magulang ng mga bata, ng mga estudyante. At yan din po ang patuloy na tinatanong sa amin. Kadalasan pong tinatanong yung vaccination, kung vaccinated na ba yung mga teachers at school personnel, at tinatanong din po nila kung kailan magkakaroon ng vaccines for the students. Isang pagbabakuna sa mga pangunahing issue na tinitignan sa pilot run ng face-to-face classes. Sa Amerika halimbawa, nagkaroon ng mga COVID outbreaks sa mga estudyante mula sa mga unvaccinated nilang mga guro. Well, kasama dito sa ating itong ating revalidation to sa ating school safety assessment protocol ay yung inventory natin ng level of vaccination. Syempre ang isang since ito ay mga nasa lugar na ibig sabihin doon sa talagang low risk historically, ay from the vaccination perspective ay hindi rin ito yung priority, but may commitment ang ating counterparts sa DOH that institutionally ay sinusuportahan itong vaccination ng mga guro. So kasama nitong ating revalidation yung malalaman natin kung ilan pa ang hindi bakunado. Magiging priority yung mga may bakuna na mga guro to participate. Salima Refran, GMA News. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.